Meron ng borax, ha? Dito pa. Pwede bang testingin? Sige. Uy! No problem. See you next time. Please! Alitano kayo! Takbo! Yung isang briefcase, tinakas ng babae na kita ko kanina. Baka kasama ng mga tumakas. Namukhaan mo? Pare, nakita ko yung babae. Itinakbo yung attache case. Bulilyaso na. Yari tayo ngayon dito kay boss pag hindi mo nakuha yung babae. Kaya hanapin mo. Paano kung hanapin yun? Hindi ko kilala yun. Ungas, basta gawin mo yung pinagagawa ko sa'yo. Hindi yung puro marami ka pang tata. Pare-pareho tayong kakanayin dito ni Boss Gago. Hello? Boss? Boss? Medyo nabulilyaso eh. Ano? Ang ibig niyo sabihin, pumalpa kayo? Mga tarantadong babong inutil! Ano nangyari? Ano ko ba nang magsalita ka? Ano? Eh, Boss eh, may mga dumating ng mga pulis eh. Tapos, may nagtakbo ng briefcase na supposed to be pipikapin namin kay Floro. Putang ina mo, Cubano! Huwag kang magpapakita sa akin pag hindi mo dala ang epekto sa galing kay Floro. Mas mahalaga pa yan sa buhay mo. Sa buhay niyo lahat! Ako mismo ang papatay sa inyo.
pag hindi nyo nabawi yan sa lalong madaling panahon, naiintindihan ba yan ang matigas na kukote mo? Boss, yes, boss. Sige, diretso mo. Gagawa ng kaguluhan dito. Hindi kami, boss, hindi po kami. Tara. Ito. Sa presito ko na magpaliwanag. Pagitan. Sa presito ko na kumanta sa Jones. Sige na. Bilis, bilis. Pasok. Dito ko na kumanta, Tom Jones. Toledo, pasensya ka na. Kung hindi naman dahil sa tarantadong yan, hindi naman tayo hahantong sa ganito eh. Tara na. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo eh. Hoy! Kayong dalawa! Pag nakalabas kami dito, huwag na huwag kayong magpapakita sa amin! Ulan! Sipahin ko yung mukha mo dyan eh! Tarantado! Tara na! Nasa jail na nga tayong pare-pareho eh. Hoy kayo! Tumigil na kayo ha! Isa ka pa! Naunahan mo lang ako! Dapat pinaglalamayan ka na ngayon! Lalong-lalong na yung kasama mo! Gago! Hindi ka kasi makapakinta eh! Kita mo kumakanta po yung tao eh! Alam mo, ungas! Bagay na bagay sa'yo yung hawak mo dyan sa rehas. Para ka kasing nasa Manila Zoo. Mukha kang gorilla. Tama na. Unggoy! Tayo na. Tulong tayo.
Lito, maganda yung binabalak mo. Sama ako. Huwag ka sumama para hindi natin problema. Sige, sisigaw ako. Tala. Yan. Muna tayo. Gutom na ako. Biyahin na lang tayo ng biyahin. Di naman tayo kumakain. Mamaya na. Aga-aga pa eh. Anong mamaya? Ah, eto. May restaurant naman pala dito eh. Tara. Kumain na tayo. Yan. Oh. Ha? Order ka na. Oh, sige. Ano order mo? Uy. Alam nyo, order ako. Dalawa nito. Sa kaysa nung gulay, dalawa nung kaldereta. Miss, pakibilisan ha. Gutom na ako. Sige, eh. Sandali lang. Hindi sandali, bilisan nyo ha. Pare, tamang-tama. Hindi na natin problema ang pandagdag dito sa inumin natin. You know. Tamang-tama, pare. Wala na. Akong bahala. Gina, miss. Tigdag mo na pati ito, oh. Tarantado ka. Ba't mo kinuha yung wallet ko? Wala naman laman yan. Yun yung magbabayad ng in-order namin, oh. Wala, di ba? Thank you.
Teka lang, Toledo. Kakalataan ako ah. Lakad tayo ng lakad. Pero saan ba talaga tayo pupunta? Kung napapagod ka, huwag ka na sumama. Ano? Diyan ka na lang. Ano? Anong huwag sumama? Ano ako, tanga? Pero saan ba talaga tayo pupunta? Lakad tayo ng lakad maghapon, pero wala naman tayong pupuntahan. Diyan lang. Toledo! Ano ba talaga? Ililigaw sana kita eh. Dahil napapansin ko, pagkasama kita, lapitin ako ng malas. Pero parang mabibigo akong gawin sa'yo yun eh. Anak ng titing, nililigaw mo ko? Ano akala mo sa akin? Kuting? Tuta? Hindi. Isinumpang malas. Isinumpa? Oo. Dahil ayaw kong madamay sa kamalasan mo. Ah, ganun. Eh di malas ka din. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako kakalas sa'yo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Siguradong sigurado. Ah, ganun ah. Bahala ka. Walang sisihan. Walang sisihan? Sandali! Toledo! Toledo! Sasama ako! Polo, saan? Dano! Umalis ka na. Psst! Alugugin niyo! Yung bata. Tsak na hindi pa nakakalayo yun. Sige! Hanggang dyan ka na lang. Tayin mo ako dyan. Saan ka pupunta? Dito lang.
Tuloy ka. Oh, Toledo, kaninong bahay to? May refrigerator pa. Magana ba to? Kompleto ah. May radyo, TV, electric fan. Toledo, ano bang balak mo? Mag-aakit bahay tayo dito? Tama na yung sa chat mo ah. Maglinis ka na lang dyan. Eh di maglinis. Doon, daming baril yan ah. Kaninong baril yan? Toledo ah, masama yung iniisip mo ah. Ano ka ba? Dati ka bang police, NPA? Ikaw bang pumatay kay Ninoy? Ha? Balik tayo sa ating mga balita mga kaibigan. Kaugnay sa pagkakahuli ng mga otoridad at pagkakapatay sa pinuno ng malaking sindikato ng droga. Kamakalawa ng hating gabi na nagkaroon ng madugong engkwentro sa isang bilyaran. Nahuli na ang babaeng nagpuslit ng isa pang attache case na naglalaman ng mahalagang papeles ng sindikato. Ayon sa report, nireid ng mga police operatives ang hideout ng babaeng teenager at nagkaroon pa rin ng madugong labanan sa pagitan ng mga sindikato at PNP. At ipara sa ilan pang mga detalye, pakinggan natin ang pag-uulat ng ating mga field reporters. Anong kumpirmasyon na may bibigay ng PNP kaugnay sa raid na ito? Bakit Toledo? Sinasabi ninyong big drug trafficking case ng mga nakarang araw? Wala. Wala pa as of the moment. Pero may leads na kaming panibago na hindi pa namin pwedeng i-disclose sa inyo ngayon. Eh, gano'n naman katotohang impormasyon na may nahuli na daw kayong suspect sa kasong ito? 100% confirmed na yan. Pero wini-withhold pa namin ang identity ng suspect para hindi ma-jeopardize ang upcoming operations namin. We will be giving the media this info, kaya medyo maghintay na lang siguro kayo. Paulit-ulit ka naman eh. Sinabi ngang wala akong kinalaman dyan. Ang akala ko lang, pera ang laman ng attache case na yan. Kung wala kang kinalaman sa transaksyong nangyari sa bilyaran, bakit kailangan halos isugal mo ang buhay mo, wag lang makuha sa'yo yung mga ito? Pwes, para sabihin ko sa'yo, mga notorious sa mga yan. Mga military men yan, na dating miyembro ng Hollow Point Gang, sindikato ng mga military men na involved sa mga series ng mga big bank robberies at kidnappings. 7 taon na nakakulong ang mga yan sa isang undisclosed remote island stockade. Pagkatapos silang isa-isang mahuli ng mga otoridad sa isang top secret operation noon. Hindi birong gulong na pasukan mo. Aba, eh wala naman akong kinalaman dyan eh. Akalain mo dyan ha, imbis na ebidensya sa isang klaseng drug case ang nakuha natin, isa pang mas matigas na kaso ang natagpuan natin. Kasong matagal lang sarado. Oo, sarado. Kaso may kutub ako na may kaugnayan to sa drug case. Kaya lang wala tayong lead. Yan pa ang isang problema. Sigurado akong ang mga sindikatong involved dyan, hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakukuha kay Angela ang mga epektos. Tayo-tayo lang ang nakakaalam ng anggulong ito. Kaya bilisan natin ang pag-solve. Pwede na ba akong umuwi? Hindi. Sa custody muna namin. Ayoko nga! Wala naman kayong karapatang ipitin ako na matagal dito eh. Talagang wala. Dahil hindi ka pa suspect. Pero ngayon vital witness ka na, dun meron. Angela, mas delikado ang lagay mo. Oh, yan. Nakita yan sa tinitirhan mo. Hindi akin yan. Kung hindi sa'yo, kanino yan? Sa kuya ko, dati siyang sundalo. Ito pa nga yung kwintas niyo. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Basta lang siya naglaong parang bula. Ni hindi nyo man lang sila hinanap? Anong nyo?
Dadalawa na lang kami sa buhay. Matagal lang namatay ang mga magulang namin. Siya na nga lang itong inaasahan ko sa buhay. Pinabayaan pa niya ako. Kaya ngayon, wala na akong pakialam kung nasan siya, kung buhay pa siya o patay na siya. Sa ibang araw na lang natin ituloy ito. Hello? Jana? Nasa pangangalagaan pa ng kapatid ko. Saan mo siya tinago? Toledo? Bakit mo alam? Kilala mo ako. Walang nakakaligtas na impormasyon. Basta gusto kong makuha. Kailangan magkita tayo. Wala ka sa posisyon para magdikta. May alam ako na hindi mo alam. Sinisiguro ko sa iyo. Saan mo gusto? Kailangan ko muna maglaho pagkatapos ng operasyon natin. Dahil nagkakagipitan na. Hindi ko na nakuha magpaliwanag kay Angela. Alang-alang sa kaligtasan ng aking kapatid. Mas minabuti ko pa na huwag na ipaalam kanino man ang operasyon natin laban sa Hollow Point Gang. Pero ngayon nadamay na siya na hindi ko alam ang dahilan. Wala na akong pagpipilian pa. Kukunin ko siya kahit anong mangyari. Nakahanda akong kalimutan kung ano man ang nakaraan nating dalawa. Alagad ako ng batas. Hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan, natitiyak kong mabibigo ka sa anumang binabalak mo. Jana, huwag mo idadamay ang personal sa trabaho. Kung masama man ang loob mo sa akin sa mga nangyari sa mga nagdaan taon, huwag mo idamay ang kapatid ko. Walang kinalaman ng personal dito, Toledo. Natutunan na kitang kalimutan. Na kahit minsan minahal din naman kita. Ang pinag-uusapan dito, yung dapat mong panagutan sa batas. Wala akong dapat panagutan sa batas. Dahil ako ang biktima dito. Binaligtad ako ng kasamaan ko sa Task Force Ibad para makaligtas sila. Siya tiyak na pagkakakulong. Sinasabi mo lang yan para iligtas ang sarili mo. Malinaw sa investigasyon sa kaso noon sa Hollow Point Gang ang pagkakasangkot mo sa illegal activities nila. Polis ka, Jana. Hindi mo alam ang takbo ng isang DPA. Magtiwala ka sa akin. Mas maganda, magtulungan tayo sa kasong ito. Magsabi ka muna ng buong katotohanan. Ito lang ang pwede natin pagsimulan sa ating paghahanap. May pakiramdam ako sa pamamagitan ng taong ito. Matutuntunan natin kung nasa na ngayon ang hinahanap natin. Toledo, ang hirap sa'yo. Hindi ka na marunong sumayaw sa tugtog. Pakialam meron ka pa. Kaya pasensyahan na lang tayo, ha? Mali ka. Hindi ito ang muling pagtutuos natin. Hindi man ako, mananagot ka pa rin sa batas sa pagkakasangkot mo sa alupot ka. Gago! Ano tingin mo sa akin, bobo? Kaya nga tayo nandito, eh, para magbura ng ebidensya. Siguraduhin mo lang malinis ang trabaho. Dahil kung hindi, ako mismo tatapos sa'yo. Ulul! Buo na istorya! Isa kang DPA na tuluyang bumaligtad sa Hollow Point Gang. At ako ang bayaning sumugpo sa mga katarantaduhan mo. Sa madaling salita, ako ang bida, ikaw ang kontrabida. Ang gandang istorya, hindi ba? Hayop ka, bida. Pantay sa lakay.
total na sindikato. Hayop! Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Toledo, pero sindikato na ang kapalaran mo. Santos! Bilisan mo ba ang pagpapatakbo? Naiinip na ang impyerno sa iyahatid nating demonyo! Thank you.
pagkakataong ito para mapaliwanag sa iyong lahat. 7 taon, Kuya. 7 taon mo akong pinabayaan. Sana maunawa mo. Unawain? Ang alin? Ang hindi mo pagtupad sa pinangako mo sa mga magulang natin? Na kahit anong mangyari, hindi mo ako papabayaan? Nasa bingit ng kamatayan ng buhay ko. At ako? Ang buhay ko? Alam mo ba kung anong buhay ang tinanas ko sa loob ng 7 taong pagkakawala mo? Angela. Wala kang kwentang kapatid. Wala kang isang salita. Sarili mo lang ang iniisip mo. Tama ka, Jana. Kalimutan mo lahat ng nangyari. Kakalimutan ko rin lahat ng nangyari sa atin. Pati na ang pagsabi sa buong katotohanan. Magkasya na lang tayo sa isang kasalamalingan na gustong papaniwala ni Vidal sa buong pagkatao ko. Usasan mo ako dyan. Isuko mo ko sa otoridad. Parang isang ordinaryong kriminal. Pagkatapos ng gabing ito, ituturing na lang natin isang masamang panaginip ang lahat ng nangyari. At pagkatapos, magkanya-kanya tayo ng buhay para sa katahimikan ng lahat. Ano pang hinihintay mo? Angela, mabait ang kapatid mo. Ikaw nga lagi ang nasa isip niya eh. At sa loob ng 7 taon, laging iniisip niyang kapakanan mo. Kuya! Patawarin mo, Angela. Ah!
Natangay nila si Angela. Ikaw ang alas ko, alam mo ba yun? Humanda ka. Sinisiguro ko sa'yo, lagot ka sa kuya ko. Mga bata, ipaalam nyo kagad kay Toledo na nasa atin ang maganda niyang kapatid na gustong-gustong magsumbong sa kanya. Kailangan malaman natin kung kanino mga tauhan ang nasa gupa natin sa tambakan. Hindi nila gagalawin si Angela. Pero pag tayo nagkamali, hindi tayo sumunod sa kagustuhan nila. Ibang usapan yon. Sinusuguro ko, pag may masamang nangyari kay Angela, yun ang ayaw ko mangyari. Huwag ka masyadong mabilis dumiskarte, Toledo. Technically, di ka pwedeng manghimasok sa kasong ito. Military deserter ka. Wanted criminal. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga at maghintay. Buhay ng kapatid ko nakataya. Oras na makialam ka, ako mismo ang dadakip sa'yo. Miss, pinapabuto sa inyo ng mama. Sino? Aguilero? Ikaw yung... Oo. Paano mo? Walang imposible sa akin, Jana. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. At wala akong pag-aari na hindi ko kayang bawiin basta't ginusto ko. Pagpakita ka. Lumabas ka. Duwag! Huwag na huwag mong gagalawin ng bata. Relax ka lang. Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, makinig ka muna mabuti. Alam kong ginawa niyong confidential ang lahat ng tungkol sa kaso ni Angela. Sa madaling salita, pwedeng tayo-tayo lang ang makaalam, di ba? Walang sabi. Okay. Kahit sigurado kung hindi ko gusto ang tono mo. So, anong gusto mong mangyari? I'll make you a deal. Isolin yung epektos. Isosoli rin ang bata. Ganun kasimple. Ang gandang deal, di ba? Saan? Paano?
nag-aaralan ng blueprint na ito. Ang establishment nito. Kung hindi ako nagkakamali, blueprint ito ng isang pabrika. Ang ibig mo sabihin, iisa-isahin natin ang lahat ng pabrika dito sa buong Pilipinas? Ganun ba? Ang ibig sabihin, blueprint ito ng hindi pakarniwang pabrika. Yung bang may matatag na pundasyon na may underground storage ng compartment. Eh ano ngayon? Ang daming ganyang establishmento rito. May espasyong malaking pinaglalahanan ng malaking bat. Tingin ko, patunaw ng matitigas na bakal. Duda ako, pabrika ito ng baril o paltik. Teka sandali. Kung ano man yung teorya mong yan, dapat mong sarilinin na lamang. Baka lalo lang mapahamak ang kapatid mo pag inuna pa natin yan. Ang gusto kong mangyari, magtulungan tayo. Imbis na mag-isa mong haharapin ang kaso. Toledo, pwede ba? Hayaan mo na ako nang matapos ko na ito. Ba't bahay mo? Eh ayoko makipagtrabaho sa'yo. Ayoko nang sabit, ganun lang kasimple yun. Kapatid ko ang sangkot dito. Pwede siya mapahamak. Pag hindi ako nakialam. Toledo, ang nagpadukot sa kapatid mo ay walang iba kundi si Vidal Aguilero. Kung hindi ko isusoli ang mga yan, talagang pagsisisihan mo ang lahat. Nakatakda kaming magtagpo mamayang gabi. Saan kayo magtatakpo? Sabihin mo sa akin. Diyan ha. Sabihin mo. Ayoko. Dapat ngayon tayo matulungan. Dahil iisipin ni Vidal, ako lahat na may pakanan ito. Dahil alam niya, kapatid ko si Angela. Hindi ka pulis at hindi rin sundalo. Kaya hindi pwede. Etong tandaan mo, Angela. Sa'yo nakasalala yung buhay ng kapatid ko. Kung ayaw mo kong bigyan ng pagkakataon, sana, kahit maalala mo lang. Ang ano? Ano't anuman, maraming salamat. Sana magtagumpay ka. Matapos man ang buhay ng kapatid ko, nawala sa panahon. Sana makonsensya ka. Toledo. Saan dyan na? Saan? Sa abandonadong resort. Mamayang gabi sa Cavite. Maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Jenna. Alam ko may pagmamahal ka pa rin sa akin. Thank you.
Toledo, ano ba? Akala ko ba sadali lang kayo mag-uusap? Eh, ang tagal-tagal nyo, gutom na ako. Kasama mo pa ang buisit na to. Berto, bantayan mo mabuti itong maglolo. At lalo-lalo na yan. Akong bahala rito. Walang inuman, ha? Matinik si Toledo. Matunog. Utak DPA. Sinisiguro ko, hindi magtatagal. Malalaman din niya ang halaga ng blueprint na napasa kamay ni Jana. Nakuha ko, ibig niyo sabihin, boss. Pero wala na ba ibang paraan para makakuha ng panibagong blueprint na yon? Wala. Malaki na rin ang natatapong kong pera. Makuha lang ang nag-iisang kopya ng blueprint na yan. At huwag mo nang hanapin yung arkitekto. Dahil kasama na siyang nabura ng original na kopya. Mula nung mabulilyaso yung Hollow Point Gang. Ang ibig mong sabihin eh. Ganun na nga. Kailangan mawala ang lahat ng balakid sa buhay natin. Kailangan malinis ang landas natin para walang problema. Maliwanag? At ang mga taong nasa dosyer? Sila ang ipapapatay mo. Akala ko ba 7 taon nang nakakulong yung mga yon? Ay, hello? Nag-uusap ba tayo? Nandiyan ka ba? Ang sabi ko, kailangan malinis ang landas para walang problema. Hindi ba? Ha? Ipapatira natin sa loob ng kulungan ang natitirang miyembro ng Hollow Point Gang? Eh, paano? Eh, pagkatapos ng operasyon, wala nang nakakalam kung saan ay pinapon yung mga yon. Kubano, baka nakakalimutan mo. Isa ako sa kukunting nakakaalam kung saan sila ikinulong dahil ako ang tumabla sa kanila. Pero madali na yan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kung paano mababawi yung blueprint. Dahil doon nakakrokis kung saan itinago ng Hollow Point Gang yung perang narakit nila doon. Okay? 7 taon mong trinabaho to. At ayokong mabaliwala ang lahat ng paghihirap ko. Walang pwedeng pumigil sa akin ngayon. Hindi si Jana, hindi si Angela, at higit sa lahat, hindi si Toledo. Kaya kailangan mawala rin sila. Hindi ganun kasimple ang... Basta gawin mo! Pagkatapos yan, saka lang tayo pwedeng mabuhay ng walang birya. Alam mo, napakalaking problema nitong pinagagawa mo sa akin, Toledo eh. Ayoko nang bumalik sa atin. Alam mo namang wanted tayo dahil sa pagkakatakas natin sa presinto. Alam ko, mas delikado kung mananatili tayo dito. Hindi lang ikaw, pati na ako. Hindi ka naman sanay sa laban eh. At tinitiyak ko sa'yo, pag nagkaroon ng malaking inkwentro, tiyak sa simiteryo ang tungo mo. Ayoko mangyari sa'yo yun, ha? Eh di mas lalo naman ako. Kaya makakabuti kung susunod ka sa gusto ko. At kung maayos na ang gulong to, at kung papalarin kami ng kapatid ko, sa dampa na lang tayo magkita. Toledo, basta mag-ingat ka. Salamat sa paalala mo. Toledo, huwag mo na ituloy yung binabalak mo. Thank you.
ako nagkamali ng akala. Sinabi ko na nga ba may kinalaman ka sa latang ito, Toledo eh. Wala ka na marami sinasabi. Nasaan ang kapatid ko? Kuya! Akalain mo, sa tinagal-tagal ng panahon, ni hindi na tumagi sa utak ko na magkikita pa tayo muli. Sa ganito pa pagkakataon? Oh. Sa loob ng 7 taon na nakalipas, naikubli mo ang kadimonyon mo at inasyon mo sa mata ng batas. Pakawalan niyo na si Angela. Relax ka lang. Masyado naman kayo apurado eh. Kakikita lang natin eh. Pero una-una lang, maliwanag na hawak ko ang kailangan ninyo. Paano naman yun sa akin? Yun naman pala eh. Bakit nangyari to? Bata, labas nyo. Akin na yan. At iyong-iyo na ang iyong kapatid, Toledo. Sige, pakikonsortehan mo ang mutya ni Toledo.